nga kayo. Mo, pag eleksyon kayo, nakikita kayong namimigay. Ha? At tanga nyo naman, halata, di ba? Halata ng nagawain nyo. Nako po, nakakaya kayo, Sandro. Sa totoo lang, matagal na ako nagtimpi sa'yo eh. Ikaw nagsabi Norman Mangusin si Francis Leo Marcos. Nung una sa Twitter. Mga diputa kayo. Oo, itong tao na to, ang unang nag-tweet na hindi yan, Marcos. Sepelem. Kunde, iyan ay Norman Mangusin. Kapal ng mukha. O, di ba? Yan, mga kasulido. Itong mga tao na to, pagkakatiwalaan nyo sa bansa nyo, sa lugar nyo, wag ako. Ha? Dahil mga bida, ha? Hindi tumingin sa mga mahirap, kundi mga mayaman, palakasan, ang mga tinitin. Akala mo kung sino? Akala mo kung sino? Guilty, masyado. Yung mukha mo, pangalawa na itong open. Yung una, ikaw ang nagsabi. Sabay, bura mo sa Twitter. Yan po ay hindi Marcos. Yan po ay Norman Mangison. Magluloko, scammer. Di ba? Luko-luko itong tao na to eh. Di ba? Pitikan dalungan na. Yeah. Victor Amak, Sepilim. Una ito nag-pick. Una ito nagsasabing pick. Siya si Norman Mangison. Kaya ganun na lang mga loyalist. Nilapusta, Sepilim. Dahil sa kanya galing bunganga. Tabi-tabi itong bata na to. Ha? Nako po, di kayo pwede dito sa amin sa Mindanao. Punutin talaga yung dila nyo. Hindi naman nag-inim. Ang hula-hula lang mga media. Eh bakit ito nang ganito ang salita nito? Ah, parang na, nagmumukhang silang adik itong mga tanso na to. Sa pagre-react nila, para silang nagmumukhang adik. Maria Tracy John, may mga pangkukin sila, wala silang pambayad ng buwes. Ah, wake up, wake up. Oh. Kala mo kung sino? Pag magpangriak kay Pilem? Ayan po. Ay hindi po yan. Tunay na Marcos. Siya po ang Norman Mangusin. Tampal ko sa mga ebidensya. Kung sino si Marcos. Di ba? Di ba? Ay! Ang yabang talaga. Pag magsalita kayo sa presidente. Ha? Magsabang kayo sa... Mag-ano kayo sa presidente na apelyor ang gagwar. Di ba? Kayo ang dahilan kung bakit naipit sa kulungan ang aming Francis Leo Marcos sa pag-tweet mo. Dahil ganun na lang binaboy si Francis Leo Marcos sa mga loyalist. Dahil kay ikaw ang nag-tweet doon. Nagsabi, hindi ang Marcos. Huwag niyong panilaan yan. Yan ang scammer, Norman Mangusin. Litsi ka. Ngayon, pangalawa, ito na naman. O, di ba? Kiniraan niyo si President Duterte. Failure ang gagwar. Kalukuhan. Uuntugin kong ulo niyo eh. Makikita niyo. Di ba? Bullshit kayo, mga politikong mga, ano? Di ba? Mga bullshit itong mga tao na to. Ha? Klinis. Diba? Yes, si Epilim, tagalinis ng pangalan ng mga Marcos. Sila din taga-dumi. Ha? Sila din taga-dumi. Tagalinis ng kalat si Epilim. Sila din taga-dumi. Dito, kaya lumabas si Epilim para malinis ang pangalan ng kanyang ama. Pero itong mga tao na to, ang taga-dumi. Ngayon sangkot pa sa droga. Tapos, ipintang nyo pa kay Epilim. Kahit ano ay nung ibinta nyo, ibibintang nyo. Di ba? Bata ka pa, ganoon tingin mo kay Mr. President? Hayop tong bata na to. Alam nyo yan? Kayo pa nito, andito lahat. Di ba? Hayop ito. Walang galang. Hindi naman i-mention ang pangalan ng papa niya. Nagkaganan siya. Di ba? Nakarma sa inyo. Balik sa inyo lahat. Relax. Ha? Nagmukhang ikaw adik dito eh. Dahil di naman nagmimension ang pangalan. Naku po, my God. Ayaw ko na. Sa Earth. Ha? Sa Mars na lang ako. Ito ba?
klaseng bata na to? Ha? Walang tuli. April Duro. Kaya nga, lumabas ka sila pong tinitira. Dahil sila ang nag-react. Nakalata tuloy, siya ay nagmukhang adik dito. Nagmukhang adik. Atat talaga itong tao maninira ito. Dahil nung paglabas ni Francis Leo Marcos, at siya talagang atat nag-tweet na ito, hindi po yan si Marcos, ay isang mangusin po yan. Diba, Salbahes? Dito mo makita anong klase ito, Salbahes? Diba? Yun. Shire, hindi mo na makikita ang lakad ni President Duterte. Hindi mo ba napansin kung bakit nilagay si Sara doon? Dahil para ang mga loyalist ay bubuto sa kanya, Marcos Duterte. Dahil lahat ng mga DDS ay bubuto talaga sa kanya, kukunin siya for Vice President. Hindi na kailangan mangumpal niya sa mga DDS. Kaya sa pumunta sa loyalist para makuha niya ang buto sa loyalist. Strategy yan, game master yan ni Tatay Dingong. Hindi po pa rin nakuha, Chari. Oh. Ba? Hindi po din alam, in the party, outfit sa game, ang lahat. Dahil hindi mo alam, may pagbabago pa sa December. Oh. Diba? Yun. Tayo dito, the mansion of the South, solid DDS. Ha? Ito po'y, ano? Go sa Sara. Pasis Leo Marcos. PRD. Oh. Ganun po. No? Kaysa ang solid DDS, hindi talaga pick upin talaga si Intay Sara. Oh, ang mga, ang ano, ang loyalist. Marcos Duterte doon. Kukunin din nila si Sara. Straight boot din sila, Marcos Duterte, oy. Oh. Diba? Kaya yun doon siya nilagay doon. That's the, ano, hindi ko nakikita yan. Diba? Yan mga kasulido. Oh. Grabe. Wala talagang uhaw tong bata na to. Sa totoo, walang uhaw tong bata na to. Yan lang po yung masasabi ko. No? Kaya, iwan ko. Kaya, minsan naisip po ito natin na sobrang walang respeto sa pagkatao itong bata na ito. Ayan. So, ano bang gagawin natin? Ha? Ano bang gagawin natin? Para itong mga tao, matigil na po yung pag-alipos nila kay Tatay Digo. Ang gawin natin, sa eleksyon, gagantihan natin si Bongo ang ipuboto natin. Para itong mga tao na to, matitigil ang pagbababoy, ha? Kay Francis Leo Marcos at sa kay President Duterte. Ito tao na to, baboy naman talaga to. Tutoy na to. Baboy talaga to. Una nga to nga, nagalit kay Pilip. O diba? Hindi po kayo ang hinanap ni Tatay Digong. Sa totoo lang. Ha? Kayo napapaya kayo. Akala nyo kayo. Oh, dahil masyado kayong mayabang. Dahil bawas-bawasan nyo ang pagsisisyon dyan. Dahil lalagapak talaga kayo. Dahil di nyo talaga maintindihan na ang masama ay masama. Ang mabuti ay mabuti. Ayan. So, itong anak na ni BBM, ulitin ko, si Sandro E. Bastos, o walang galang sa ating pinuno. Sa ating pinuno ng ating bansa. Itong tao na to, Bastos, huwag tularan itong mga Marcos na to. Di ba? Huwag tularan. Di ba? Yun mga kasuludo. No? Huwag pong tularan itong bata na to dahil nagmumukhang adik na to. Si Amay ang nagmumukhang adik na to. Kaya para sumulot ang mata. No? Nicole, natural. Ganun ang sasabihin nyo. Para paawa effect. Merlin Labag kayo. Ibubuko ang mga ginagawa nyo. Siyempre, napakadami kasi kayo.
lilipat talaga, babalik kung saan. Dahil, balahura kayo, hindi nakalimutan nyo. Anak pa rin si Inday. So, diba? Yun. Oh. Paradise of droga. Hmm. Ganun yun. Ganun kadali. Welcome of paradise of droga. This is the new Philippines. Pag yan po ang mamumuno natin, nakakatakot. Diba? Oh, what? Yun. Diba? Nakakatakot. Apat na tuwan. Diba? So, naswerte nyo. Naswerte itong tao na to. Ang tunay na dumaydugo ay ito'y nag-TS. Diba? Naraming naghahabol sa kanya. Pero itong taong peke sa dugo, sa papel lang, naging tunay. Ayan. Oh my God. Pero ang pandemic hero, binigay ang lahat, ha? Nung paglabas ang pandemic, maraming oligarchs ang naging kaaway. Mga mayaman na mga madadamot, mga politikong, mga pulpol. Ha? Yun po ang kaibahan na pinapalaki ng uspwel at pinapalaki ng hindi sa luho. Dahil ang mga batang ay papalaki mo sa luho, maging abusado to, maging weak na leader at mabilis, madala, no? Sa pinagbabawal na gamot. Mabilis kung may mag-invite, siyempre, agad sasama. Dahil ang maging mayaman niya, ang maging kaibigan, ay mga mayayaman na spoiled dead. So, puro luho na lang. So, puro pa-social, party drugs, cocaine. Ah, ang cocaine is the one of the party drugs. Karamihan sa cocaine ay party drugs. Kinagamit yan pag may mga okasyon. No? Pag mag-party-party. Ha? Ah? Ah? Yun. Dahil mga yaman, iba yun mag-party. Sa pool. Pag inom-inom ng wen. Pero mayroon pong party drugs kasama. Oh. Iba yung mga mayaman. Hindi yun na pupunta makipag-ulubil ako sa Anglis ko. Oh. Iba yan. Dahil grupo yan pag magpa-party. Oh. Pupunta sa isang kwarto sa hotel, mag-rent ng hotel. Doon magpa-party sa hotel, doon gigimik. Oh. Yan po ang gawain ng may ibang kaiba kasi. Tayo nga mga mahirap. Magpa-party po tayo. Kasalauhan natin mahirap. E simple, pagkain, inom, emperador, anduway. Oh. Aber, tapos na. Continue.